channel, i-share ko lang po sa inyo kung paano ako nag-apply dito sa Singapore as casino dealer. Yan. Actually po, may friend po ako na nag-inform sa akin na may magbubukas na casino dito sa Singapore at may job fair po sila. Kaya, no harm naman po sa akin. Kaya, nag-try naman po ako dun sa job fair nila. Ginanap po yun sa isang hotel dito sa Singapore at nag-apply po ako doon. Una po, pagpipilapin po kayo ng resume, tapos isusulat nyo po doon kung ano yung ina-applyan mo. Ang isang tip ko lang po sa inyo pa nag-a-apply kayo, wag lang po isang, kunyari receptionist nyo lang ilalagay. I-select nyo na po lahat ng pwede nyong applyan na po, pwede kayong ma-qualified. Ayan po. At bali nilagay ko po doon, ang main ko talaga as casino dealer na ina-applyan. Tapos, nitik ko din po doon, pwede rin po ako receptionist, waitress. Ayan po. Kaya, anong pinapill up po kami noon, lahat po chinek ko na para kahit ano po doon sa, kahit ano pong category, pwede nila akong ipasok. Ayun po. At i-attach nyo na po doon yung lahat ng mga qualification nyo. Tulad ng mga diploma, everything, yung pong mga, tawag dito, yung mga certificate nyo, lahat po ng certificate nyo, pwede nyo na rin ipasok doon. Para kung ano, at least kung interested sila, makikita na po nila doon. Ayun po, una po, resume ang ipinasa namin. Yan. Tapos, mag-wait po kayo ng mga around 2 weeks. Yan. And then, mag-i-email po sila sa inyo. Ayun po yung mga wait lang po kayo sa selection nila. Ayan. And then, after mo ma-select, and then, after nyo po ma-select, at nandun din po sa email kung saan kayo pupunta for interview. Yan. Hindi ko na po sasabihin yung place kung saan ako, saan place yun yung interview nila. Kasi hindi ko na ata matanda kung saan place yun. Ayun. Nandun sa email kung saan kayo pupunta para sa inyong interview. Yan. Bali po, yun. Na-select po ako as a casino dealer for interview. Yan. Hindi pa po ako pasok. Kumbaga, for interview pa lang po yun. Kumbaga, yung resume mo na-select na para sa as casino dealer. And then, mag-i-email sila sa'yo. At doon nakalagay sa email mo na kung saan ka pupunta for your interview. Yan. Ayun na po, na-select na po tayo for interview. And then, napunta na po tayo dun sa place na sinasabi nila. Ang next po is interview na, no? Dun sa interview, itatanong nila sa'yo bakit gusto mo mag-apply. Yung basic lang po na tanong kung... tapos, a-ask din nila sa'yo kung willing ka maging night shift. And willing ka ba na... willing kang maging night shift, pwede kang afternoon shift, pwede kang morning shift. Ayun, itatanong po nila yung kung flexible po ba kayo sa work as casino dealer. Yan. Sa interview po, bibigyan po din kayo ng scenario na something na anong gagawin nyo just in case ganito ang mangyari sa inyo or may mga players complaints, something like that. Yan, parang ayun po yung ano sa interview kung yung para malaman nila kung ano yung personality mo. O yan. And natatandaan ko isa sa mga tinanong sa akin, why should I hire you? Yun po. Parang yan, yun yung tanong sa akin na kung bakit nila ako dapat i-hire. Ayun po, after ng interview, pupunta naman po kayo sa exam. Yan.
Ang sa akin is parang tatlong exam po ata yung ginawa namin. I'm not so sure kung tatlo nga ba. Basta na tatandaan ko may psychological exam, math exam at saka eye test 'yon. Doon sa psychological exam, parang medyo madali lang. Doon sa math exam, doon lang ako medyo hindi kasi ako ganun kagaling sa math, kaya medyo alanganin ako dun sa math exam nila. Bali, ang tip ko lang po sa inyo sa math exam nila, mag-aral po kayo ng multiplication at saka mga division. Yung basic addition, multiplication, subtraction lang po. Ayun. Kasi sa math examination po nila, hindi pwedeng gumamit ng papel. Yan, ng scratch paper. Wala pong scratch paper pag nag-math exam kayo. Parang lahat po yun, mind calculation. Yan. Parang 11 times 11 or 385 times 20, 30. Parang basic multiplication at saka addition, division. Yun po. Pag gusto nyo pong mag-apply as casino dealer, ayan lang po ang tatandaan. Yun yung mga basic mathematics. Yan po. And then, after nyo po dun sa math exam, pupunta na po kayo doon sa eye test. Yung eye test po, yung parang may mga bilog, and then makikita yung may mga, yung doon sa bilog na yon, yung mga colorful bilog, may mga number. Ayun po, normally ganun lang po yung mga eye test nila na pinapagawa. Para pababasahin lang po kayo yung ganun. Yung normal eye test lang po ang exam namin during that time. Ayun po, after ng eye test, meron pa pong last interview. And then, dun sa last interview, depende kung ano yung mga tanong nila, sagutin nyo na lang po ng maayos at maganda. And then, sa panghuli, sabihin nyo na lang, how eager are you, kung bakit yung gustong-gusto yung work na yun. Parang, isa-summarize nyo na lang po lahat ng mga magagandang bagay na meron kayo. Ayun po. Ayun na po yung sa last interview. And then, after nyo po ma-interview lahat na po ng exam, mag-wait po kayo ng mga few weeks, and then mag-i-email na po sila sa inyo kung na-select po kayo, kung pumasa po kayo sa lahat ng exam nila at saka interview nila. Yun po. Bali, nag-intay po ako ng mga almost 1 month. Akala ko nga po hindi na ako masi-select. Pero luckily, na-select po ako. And then, doon sa email ulit na ibinigay nila sa iyo, sasabihin na nila sa inyo kung sasabihin na nila sa iyo kung ano yung mga dapat mong dalhin. At kung kailan yung training ninyo. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo dito sa aking vlog kung paano ako nag-apply dito sa Singapore. Sana po may nagkaroon kayo ng idea. Sana po kung nagustuhan nyo to, please subscribe to my channel. Thank you po!